every gising is a blessing from the Lord. Dito naman po ang inyong lingkod, si Nick Timbabalentong, upang magbasa ng salita ng Panginoon. Sapagkat sabi sa Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Kaya po, ini-encourage ko po na tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos araw at gabi. Ang salita ng Diyos mula sa 2 Chronicles chapter 13. Nang 18 taon ng paghahari ni Jeroboam, si Abias ay nagsimulang maghari sa Juda. 3 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Micaias na anak ni Uriel na taga Gibeah. Nagkaroon ng digmaan sina Jeroboam at Abias. Ang hukbo ni Abias ay binubuo ng 400,000 kawal, samantalang ang kay Jeroboam naman ay 800,000. Umanay ang hukbo ni Abias sa may bulubundukin ng Ephraim sa taluktok ng bundok Semaraim. Mula roo'y sumigaw siya, "Makinig kayo, Jeroboam, at buong bayang Israel. Hindi ba ninyo alam na pinagtibay ni Yahweh ang Diyos ng Israel sa isang kasunduang hindi maaaring sirain na si David at ang kanyang mga anak ang maghahari sa Israel magpakailanman? Ngunit si Jeroboam na anak ni Nebat at dating alipin ni Solomon, na anak ni David, ay nagimagsik laban sa kanyang haring si Solomon. Mga walang hiya at tampalasang tao ang sumama sa kanya. Hindi nila kinilala si Rehoboam na anak ni Solomon. Palibhas ay bata pa noon at walang karanasan si Rehoboam, kaya't wala siyang nagawa. Ngayon, ibig ninyong labanan ang kaharian ni Yahweh na ibinigay niya sa mga anak ni David. Palibhas ay marami kayo at mayroon kayong mga guyang ginto na ipinagawa ni Jeroboam para sambahin ninyo. Hindi ba't pinalayas ninyo ang mga pari ni Yahweh, ang mga anak ni Aaron at ang mga Levita, at gumaya kayo sa ibang mga bansa sa pagpili ng mga pari? Ngayon, sino mang lumapit na may dalang handog sa isang batang toro at 7 lalaking tupa ay pinapayagan na ninyong maging pari ng mga Diyos-Diyosan? Ngunit, para sa amin, si Yahweh pa rin ang aming Diyos at hindi namin siya itinakwil. Ang aming mga pari ay pawang mga anak ni Aaron at ang mga katulong nila sa paglilingkod kay Yahweh ay ang mga Levita. Araw-gabi ay nag-aalay sila kay Yahweh ng mga handog na susunugin at insenso. Nag-aalay sila ng mga handog na tinapay sa harapan niya sa ibabaw ng inihandang mesang yari sa lantay na ginto. At gabi-gabi, nagsisindi sila ng mga ilawang nasa gintong patungan. Sinusunod namin ang utos ni Yahweh, subalit itinakwil ninyo siya. Kaya kasama namin siya sa labanan ito. Siya ang aming pinuno. At kasama rin namin ang kanyang mga pari na dala ang kanilang mga trumpeta na handang hipan sa pakipaglaban sa inyo, bayang Israel. Huwag ninyong kalabanin si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sapagkat hindi kayo magtatagumpay. Nagsugo si Jeroboam ng pangkat sa likuran ng kalaban upang lihim na sumalakay roon. Samantala, ang karamihan hukbo niya ay kaharap ng hukbo ng Juda. Nang lumingon ang mga ito, nakita nilang may kalaban sila sa harapan at sa likuran. Humingi sila ng tulong kay Yahweh at hinipan ng mga pari ang kanilang mga trumpeta. Sumigaw ang hukbo ng Juda at sa sandaling iyon, tinalo ng Diyos si Jeroboam at ang buong hukbo ng Israel sa harap ni Abias at ng Juda. Tumakas ang hukbo ng Israel sa Juda at itinulot ng Diyos na masakop sila ng Juda. Nagtagumpay sina Abias, may 500,000 mahuhusay na kawal ng Israel ang napatay. Mula noon, ang Israel ay nasakop ng Juda. Ito'y dahil sa pagtitiwala ng Juda kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Tinugis ni Abias si Jeroboam at nasakop niya ang mga lungsod ng Bethel, Jesana at Ephron, pati ang mga nayon nito. Sa panahon ng paghahari ni Abias, hindi nakabawi si Jeroboam hanggang sa patayin siya ni Yahweh. Naging makapangyarihan si Abias, 14 ang kanyang asawa at ang mga naging anak niya, 22 lalaki at 16 na babae. Ang iba pang ginawa at sinabi ni Abias ay nakasulat sa kaysaysayan ng propetang si Ido.
Salamat. Hello, this is Nick Tumbabalentong here in Tokyo, Japan. Please like and subscribe to my YouTube channel.